Huwag ka makagalit sa akin, anak. Gusto ko lang naman matulungan ka. Ay, napakasakit ng katawan ko. Ay, huli pang patulugin na nila ako. Mama, huwag na po kayong gumalaw. Gagaling ka rin, Agripina. Sigurado nga alagaan ka rin, Doktor. Alam mo ba na habang naghihintay kami sa labas, sabi noong babae, marami ritong malubha ang sakit, pero gumagaling agad at lumalakas. Ay, Vera Cruz, nagkalasog-lasog na ang mga buto ko. Hindi na ito maayos. Baka nadurog na ang buto ko sa lakas ng pagkakabangga. Alam niyo po, Ma, nakita ko po sa labas yung walang hiyang nakabundol sa inyo. Kung hindi lang nila ako pinigilan. Ay, huwag kang gumante. Huwag. Ayoko makipag-away ka. Isa pa, kasalanan ko ang nangyari dito sa akin. Hindi ako tumingin ng papatawid na ako. Yun ang totoo na dito. Ako ang may kasalanan ng lahat. At nangyari pa ito sa ganitong sitwasyon na mahirap ang buhay natin. Saan tayo kukuha ng pera para sa gabos? Ito! Nakita ko na. Matandang pulubi na bundol ng isang van. Nako, grabe naman. Bakit siya tinawag na pulubi? Malubha ang lagay sa ospital ng pulubing nagngangalang Agripina Perez. Sinulat nila pulubi siya. Talaga mga reporter sa dyaryo, napakasama. Totoo yan. Kapag matanda ka na, tatawagin kang pulubi, di ba? Ah, patingin nga. Ano pa bang nakalagay dyan? Ang sabi, malubha ang tinamu niyang sugat at maaaring di na makalakad. Lalong naging mahirap ang buhay nila ngayon. Grabe, nakakaawa naman ang sitwasyon ngayon ni Agripina. Kung sa bagay, lahat tayo nakakaawa. Pero tayong mga kaibigan niya na taga rito, hindi natin siya pwedeng talikuran at pabayaan na lamang. May naiisip ka bang paraan para matulungan natin siya? Kailangang mangolekta tayo ng tulong mula sa lahat. Kagaya ng ginawa natin nung bininyagan si Nandito. Naalala niyo ba? O sige, simulan mo nang mangolekta. O sige, dito na lang. Anong kaya ninyo? Ayan, dyan. Ayan, po. Huwag mo nang pansinin si Luis Fernando. Ganoon lamang siya, pero kapag nangyari na, lumalambot ang puso noon. Ay, Tito, napapagod na siya sa akin. Baka dumating ang panahon na hindi niya na ako mapagpapasensyahan. Bakit ka ba nanaginip ng masama? Ay, nakakatakot po, Tito. Alam niyo bang napanaginipan ko? Mm-hmm. Yung binatiliw nagbebenta ng tiket na nakita natin dun sa harap ng teatro. Ah, normal lang na mapanaginipan mo siya. Tumatak sa isip mo ang pagkatalo nila ni Luis Fernando. Pero bakit naging masama ang panaginip mo? Ay, Tito, talagang nakakatakot po. Dahil bigla na lang pumasok sa isip ko na ang binatilyong yun ay ang batang ipinamigay ko. Ay, Vera Cruz, nandito. Tawagin niyo ng nurse. Sabihin niyo bigyan ako ng gamot para mawalang sakit. Mama! Mamamatay na ako. Ay, Diyos ko, hindi ko na kayang gano'n. Narito na ang nurse para tingnan ka. Anay! Ay! Siya nga ang nag-aalaga sa akin. Bigla pong nagising si Mama. Hindi niya narupo kayang sakit. Ay, ayoko na. Mamamatay na ako. Papunta na rito, Doktor. Huwag kang mag-alala. Huminahon ka lang. Alam ko. Pero hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita. Kung ako ang magdedesisyon dito, bibigyan kita ng gamot. Pero kailangan mong hintayin si Dr. Suarez. Ang magagawa ko lang ay bigyan ka ng pampatulog. Sige, pakiusap, bigyan mo ako ng gamot. Makibilisan na, ay Diyos ko. Kailangan nyo nang umalis. Magpaalam na kayo sa kanya. Mama. Kailangan na namin umalis, Agripina. Huwag. Lakasan mong loob mo. Ayoko. Heto. Anak ko. Heto si San Martin. Ilalagay ko sa ilalim ng unan mo, ha? Salamat, kumpadre. Dadalawin ka namin ulit kapag pinayagan kami pumasok. Huwag niyo akong iwan. Nandito, Vera Cruz. Halika na. Mama! Anak ko. Halika na. Malubhang lagay ng kaibigan ko, nurse. Sinabi ko na sa inyo, malubhang kalagayan niya. Sabi ng doktor, kailangan siyang operahan. Pero bakit malakas ang kutob ko, Tito? Anong posibleng dahilan? Ano ba yon, Maria? Ang mga mata ng batang yon. Hindi nyo ba napansin yun, Tito? Hindi ko alam ang sinasabi. Pareho sila ng mga mata ni Luis Fernando.
Itong office ni Dr. Suarez. Pwede niyo siyang kausapin. Ninong? Mabait si Dr. Suarez. Matulungin din siya sa mga nangangailangan. Minsan siya pang nag-aalok ng tulong. Magandang araw po. May kailangan kayo sa akin? Kayo po ba ang doktor ng babae na sagasaan ng van? Oo, ako ang doktor niya. Ako po ang anak ng pasyente. At siya naman po ang ninong ko, si Vera Cruz. Sabihin niyo po sa amin, ano po ang kalagayan ng mama ko? Oh, posible nga ang sinasabi mo. Yun lang ang pagkakapareho nilang dalawa. Ang mga mata. Sa ibang aspeto, malaki ang pagkakaiba nila. Sana nga totoo ang nararamdaman mo para sa binatilyong yun. Pero huwag ka masyado mag-isip, Tomas. Ay, ang pag-asang muli ko siyang makikita pagkatapos ng 15 taon. Ang tanging dahilan kung bakit nabubuhay pa rin ako ngayon. Kung hindi ako umaasa, baka namatay na ako sa kalungkutan. Pwede mong alamin ang totoo. Yun nga po ang pinaplano ko. Hahanapin ko po siya ngayong hapon, dun sa may teatro, o kaya sa kalye kung saan makikita ang chocolate shop. Wala akong planong pumasok sa opisina ngayon. Gusto mong samahan kita maganap sa kanya. Talaga po, Tito? Hindi ako sigurado kung totoo ang kutob mo sa batang yon. Pero dalawa tayong maghahanap sa kanya at aalamin natin ang totoo. Magandang hapon. Magandang hapon, ano yun? Kaibigan ko si Luis Fernando de la Vega. Anong pangalan mo? Sabihin mong, nandito si Miss Linares. Sandali lang sasabihin ko. Linares? Wala akong kilalang Linares pero papasukin mo siya. Hindi mo inaasahang dadalawan kita pagkatapos ng ilang taon? Isipin niyo, Tito, kung totoo nga ang pangitain ko, kung ang binatilyong yun ang anak ko, ay at sa wakas makakatulog na rin ako sa gabi. Maalagaan ko na si Luis Fernando na matagal ko na dapat na ginawa sa kanya. Nandito ako para humingi ng buwan ng sustento. Ganito, Luis Fernando, gagawin mo kung anong sasabihin ko sa'yo. Luis Fernando, ibibigay mo sa akin lahat ng hihilingin ko dahil kung hindi... anong gagawin mo? Malalaman ni Tita na hindi niyo siya anak ng Maria na yon dahil siya ay kinuha niyo lang sa bahay ampunan. Gagaling ang mama ko kahit ayaw pa ng Diyos, Nino. Huwag mo sabihin gan, inga anak. Kung hindi gugustuhin ng Diyos, kahit anong gawin mo, baliwala yon, iho. Kailangan ko siyang iligtas, Ninong. Wala akong kwenta nga lang kung haya ako siyang mamatay. Hindi siya darating, Tito. Hindi siya darating. Kung kailangan mo ng pera, may alam akong paraan na madalian lang. Ayoko sa ganung paraan, masama yun. Makinig ka, may nakita akong isang bahay ng mayaman. Papasukin natin sa gabi habang tulog sila. Sige na, pumayag ka na. Para may pambili ka na ng gamot ng mama mo. At ang iba pang mga kailangan. Alam mo, Mami, may gusto po sana akong itanong sa inyo matagal na. Sige, mahal ko, sabihin mo. Dito po ba ako ipinanganak sa bahay?